stricto, matalino, parang matalino siya, magaling siya mag-isip, pati naslala akong natapot doon nung kinausap niya si Ma'am Beng, pati si Sir Rojas, sabi niya, ano man, ibibigay niyo yung gusto ko o hindi. Palalayain niyo pa kami o hindi kasi ipapatayin ko yung lahat ng mga hostage. Kaya yung sabi, doon kami, doon pala, umiyak na kami. First day, pinutukan kami ng bali. May mga araw daw na isang beses lang kumakain ng mga bihag. May araw ding walang mainom kaya pinagtiyagaan nila ang tubig ulan na naipon sa isang drum. Ang masakla para, nagkagusto kay Ration May, ang kanang kamay ni Malik. Gusto niya po akong kunin. Doon pa lang po, sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari, huwag daw po ako umalis sa tabi niya. Doon lang daw po ako. Ito yung second in command? Opo, pinagitna niya ako sa kapatid niya, pati sa kanya, para in case daw magkatapuhan, hindi daw po ako mawawala. Pero dahil sa putukan at sa tulong ng iba pang hostage, nakapagtago si Ration May. Yun nga lang, dalawa raw sa kasama niyang babaeng estudyante ang tinangay ng iba pang rebelde. Nag-alala po ako pa, baka gawin nilang asawa yung kaibigan ko. Kasi dalawang kaibigan yun nandun ko. Magaganda pa naman sila. Baka gawin silang asawa. Kasama raw si Ration May sa mga hostage na nagdala ng puting bandera at ginawang human shield ng MNLF. Dalawa sa kanilang kasama ang namatay dahil sa mainit na bakbakan noong Biyernes, kabilang ang batang ito na tinamaan sa ulo. Si Ration May daw ang namuno sa